Isang gawain na naglalarawan ng mga industriya na pinaplanong gawin at itayo ng isang bansa. Isang gawain na naglalarawan ng mga industriya na pinaplanong gawin at itayo ng isang bansa. Ilang porsyento ang bumubuo sa micro o maliliit at medium na negosyo? Ilang porsyento ang bumubuo sa micro o maliliit at medium na negosyo? Ano-ano ang mga uri ng negosyo? Ano-ano ang mga uri ng negosyo? Ilang mga manggagawa ang kakailanganin sa medium scale industries? Ilang mga manggagawa ang kakailanganin o kailangan sa medium scale industries? Ito ang industriyang madalas na pinapautang ng mga bangko sapagkat nangangailangan ito ng malaking puhunan. Ito ang industriyang madalas pinapautang o pinauutang ng mga bangko sapagkat nangangailangan ito ng malaking puhunan. Magbigay ng ilang mga halimbawa ng produkto mula sa malaking industriya. Magbigay ng ilang mga halimbawa ng produkto mula sa malaking industriya. Ibigay ang mga uri ng samahang pangnegosyo. Ibigay ang mga uri ng samahang pangnegosyo. Ito ang mga samahang pangnegosyo na may iba't ibang sangay sa buong daigdig. Ito ang mga samahang pangnegosyo na may iba't ibang sangay sa buong daigdig. Ito ang kombinasyon ng iba't ibang bahay kalakal na umigit kumulang sa apat na negosyo upang makabuo ng malaking korporasyon. Ito ang kombinasyon ng iba't ibang bahay kalakal na humigit kumulang sa apat na negosyo upang makabuo ng malaking korporasyon. Kailangang rehistrado sa ahensyang ito ang mga korporasyon upang maging legal ang kanilang transaksyon. Kailangang rehistrado sa ahensyang ito ang mga korporasyon upang maging legal ang kanilang transaksyon. Magbigay ng mga nangungunang kumpanya sa Pilipinas noong taong 2016. Magbigay ng mga nangungunang kumpanya sa Pilipinas noong taong 2016. Ito ang mga multinational na korporasyon sa Pilipinas na may iba't ibang sangay sa buong daigdig. Ito ang mga multinational na korporasyon sa Pilipinas na may iba't ibang sangay sa buong daigdig. Ito ang korporasyon na hindi ipinagbibili sa publiko kundi sa ilang tao lamang. Ito ang korporasyon na hindi ipinagbibili sa publiko
kundi sa ilang tao lamang. Ito ang tawag sa kita o tubo na tinatanggap ng stockholders. Ito ang tawag sa kita o tubo na tinatanggap ng stockholders. Ito ang samahang pangnegosyo na nais palawakin ng pamahalaan. Ito ang samahang pangnegosyo na nais palawakin ng pamahalaan. Ito ang samahan na binubuo ng maraming tao na nagkasundo na magbibigay ng kapital para sa negosyo. Ito ang samahan na binubuo ng maraming tao na nagkasundo na magbibigay ng kapital para sa negosyo. Ito ang mga batas na pinirmahan ni Pangulong Corazon Aquino noong Marso 10, 1990, kung saan naitatag ang Cooperative Code of the Philippines at ang Cooperative Development Authority. Ito ang mga batas na pinirmahan ni Pangulong Corazon Aquino noong Marso 10, 1990, kung saan naitatag ang Cooperative Code of the Philippines at ang Cooperative Development Authority. Ibigay ang dalawang uri ng sosyohan ayon sa pananagutan. Ibigay ang dalawang uri ng sosyohan ayon sa pananagutan.